Hi guys! Welcome dito sa akin channel. This reading is for Libra. Ito ay love reading for Libra. Message of your person towards you. So ito yung lumabas guys. Oh my gosh. Nawala ng strength yung person mo Libra. Parang wala siyang lakas. Yun yung gusto niyang iparating sa'yo. Ang reading na ito guys ay hindi po makaka-resonate sa lahat dahil ito ay general reading. So, kunin nyo lamang po yung makaka-resonate sa inyo. Yung person mo ay nawawala ng strength. Nawala ng lakas ng loob or courage maring to face you. Nawalan siya ng perseverance, determination na mag-proceed sa goals niya. So, maring meron ditong nangyari, no? In the both of you, na nagpahina sa kalooban ng person mo, na para wala siyang lakas na lumaban in life, na he or she feels very weak. Weak and no power, no, to pursue in life. To proceed in life. So, alamin natin kung bakit. Dahil daw yung pinaka-inaingat-ingatan niya or yung love na pinahalagahan niya or kinip niya ay para lang natapon or nawala bigla. And yung para na-wash out ba? Ganon. Puro tao lumabas. And we have here the Queen of Swords and the Queen of Wands. Pero yung Queen of Swords ay reversal to guys. Your person feels being manipulated. Feeling niya na manipula siya, na isaan siya, na ginago siya, yung ganon. At yung person mo ay nagiging bitter. And yung person mo may puto and matindi yung sama ng loob, yung kanyang emotion, no, deep-seated emotion. Nagiging ano tong person mo ngayon, nagiging cold, bitter, and parang gusto niya mawala yung awa niya. Parang wala siyang awa ngayon. Ganun yung feeling niya na tinanggal yung awa niya, tinanggal yung kakayanan na to be a good person. Parang gusto nito yung gumante or gusto nitong person ngayon na mag-revenge dahil sa pinagdaanan niya, no? And we have here the Queen of Wands. Ito yung pinapakita ng person na to outside. Ito yung personality niya na makikita mo or ng mga tao sa paligid niya, that this person is aggressive. Not aggressive na wala away or nagkukos ng conflict, no. But aggressive to sa karir niya. Kumbaga, aggresibo siya na ma-reach yung goals niya. Maano tong person na to?
pinapakita niya na he is in control and he is in power, no? Na hold niya yung buhay niya. Na walang pwedeng makaparakit sa kanya. And he is or she is willing to take a revenge. Kumbaga gusto niyang gumanti. Yung ganun yung energy ng person mo, guys. Gusto niyang ipakita yung... Siguro gusto niyang mag-revenge, ipakita na he can or she can be a successful person. Itong person na to ay may mga na-achieve na itong success sa buhay niya. Kahit hindi man ganun ka, kahit sabihin mo na hindi ganun ka successful yung person na to, but may mga na-achieve na itong person na to sa buhay niya. Meron na itong mga na-attain na success, no? Meron na itong mga accomplishments sa buhay niya. Mari itong person na to ay successful na. Yes, successful na ito kasi we have here the Queen of Wands. Kaso lang yung energy ng person mo ay napaka-cold and bitter and may puot yung person mo. At yung pinapakita ng person na to na independent siya, productive, and he or she is confident and complete. At parang gusto ipahihwating ng person na ito, mapanganib siya. Na gusto niyang, na kapag ginawa siya ng hindi maganda ay asahan mo, gaganti siya. Parang ganun yung gusto mong ipahihwating ng person na ito. What else? Uy! Gusto mo mabas na. Yung person na to, guys, ay may pagka-greedy. No? Baka in the past, may pagka-greedy yung kanyang energy. So, kaya siguro nagkaroon kayo ng konting misunderstanding. Baka madamo to sa'yo, no? Hindi ka tinutulungan kapag humingi ka ng tulong o kahit hindi ka humingi ng tulong na dapat ka nang tulungan or suportahan, ay hindi to yung tao na nagbibigay sa'yo ng tulong. Or kung magbigay man ng tulong, baka konti, napakadamot, parang ganon. May pagka-greedy and selfish yung attitude niya. Yung kanya ay kanya lang, parang ganon yung energy niya. Tingin ko material to eh, kasi parang ayaw magbigay ng person na to. Unstable emotionally talaga tong person na to, guys. Hindi siya stable emotionally. At maaaring hindi niya control yung yun nga, emotion niya. Yung nangyayari sa buhay niya, situation niya right now. Kasi napaka-emotional ng person na to ngayon. Kasi, we have the here the tower moment, the tower. So, meron na nangyaring ending sa inyong dalawa ng person na to. Meron na destruction, ending. So, na nawasak, nawala, na may nawala nga, may naman na na-wash out nga, nawala yung pagmamahal niya na, hindi ibig sabihin nawala yung pagmamahal. Pero parang nasayang yung pagmamahal niya, nasayang yung effort and yung love niya. Yun yung gusto niya ipahihwating here. And dito, and meron niyang ending na nangyari dito, guys. So, merong nangyaring break up or ending, ganon. Ganon yung nangyari. Kaya naging emotional yung person mo. Unstable siya emotionally, psychologically. And here, we have here the magician. Gusto lumabas. But yung person na to ay gusto niya talaga ipakita, guys, na kaya niyang gawin lahat. With the magician and the Queen of Wands. Yung person na to ay hindi humihindi, no?
Hindi siya sumusuko. Hindi siya yung taong sumusuko kahit na walan pa siya ng... Siguro kahit sabi mo walan pa siya ng pag-asa, kahit na matindi yung pinagdaanan niya, kahit na mawalan pa siya ng lakas or lakas ng loob or perseverance. Kasi meron talaga pangyayari sa buhay natin minsan, guys, na may mga situation na nagkukos na mawalan tayo ng inner power or perseverance or determination. Kasi sa mga nangyayari na hindi natin kontrolado, lalo na sa mga times ng breakup or ganyan, di ba, may mga ending na nangyayari na, or transformation, may mga ganyan. But itong person na to, guys, ay decisive, and hindi ito yung person na basta-basta sumusuko. Itong person na to ay madapaman, maano siya agad, bumabangon siya agad, at mag-take ng risk, another risk, at talagang ipupursue niya yung goal niya. Alam niya na kaya niyang gawin lahat, na walang imposible. Itong person na to, naniniwala to na walang imposible, guys. And kaya niya ma-manifest yung mga goals niya, kung ano may yung gusto niya. So yung person na to may pag-agree dito, kung ano yung gusto niya, kukunin niya. Whatever it takes. Sa good or bad na parang pamaraan, basta yung gusto niya, kukunin niya. Kunwari, ikaw yung gusto niya. So, kahit na meron ka na sigurong person na bago ngayon, kunwari lang ha, kahit alam niya na mali na agawin ka or kukunin ka sa person mo ngayon, ay kukunin at kukunin ka niya. Kahit pa sa hindi magandang paraan. Kasi yung person na yan, napaka, decisive, and gagawin niya lahat. Kunin niya yung gusto niyang kunin. And what else? Justice. Gusto ng person mo karoon ng justice, guys. And Kim! Ay, bukas yan na yan. And we have here the chariot. Yun nga, pasugod yung person mo, guys. Hindi ito mapipigilan, no? Kasi yung person mo, mukhang nasana ito na sa buhay niya, simula siguro pagkabata nito, baka na-spoiled to. Or kung hindi man, talagang yung person na to, yung gusto niya, kung ano yung gusto niya, kinukuha niya talaga, no? Kahit sa anong paraan. Talagang driven yung person na to. To take you back. Mare, para maibalik ka niya sa buhay niya, kasi merong the ending, the tower moment, no? Gusto ka niyang mabawi, gusto ka niyang makuha ulit. Kaya gagawin niya lahat, kahit ano, kahit sigurong gumawa ng love spell, no? Kahit ano pa yung paraan, kung marunong siya sa ganun, yung alam niyang paraan, kahit anong paraan niya, gagawin niya para makuha ka ulit, and more card. Knight of Swords. Ayun, no, pasugod yung energy niya talaga, guys. May galit, mixed emotion, may galit, may matinding passion sa'yo. And we have here, ilang cards ba? Tatlo na lang. Mukhang nadidrive to, guys, ng ano ngayon, ng kanyang ego at kasi mukhang nasanay nga to, guys, na makuha yung gusto niya. So ikaw para kang naging challenging sa kanya, kaya talagang nag-uumapoy siya, no? Nanggigiliiti sa talaga siya, yung mas lalo siyang nagiging driven, mas lalo siyang na-fired up, no? Mas lalo siyang na-challenge, mas lalo siyang, kung saan siya mas lalo na-challenge sa isang situation or sa relationship, mas doon siya mas lalong nag, mas lalo siya nagiging eager, no, to get that person or to get you back, to
para makuha ka niya ulit, no? Mas lalo siyang nagiging driven, no? Na kahit na hindi na maganap paraan ay gagawin niya para makuha ka niya ulit. Sa ganung paraan makuha ka niya ulit, no? At hindi na siya magiging feeling frustrated. Ayun. And we have here the King of Pentacles. Yung person na to ay maaring stable financially, pero emotion niya ay extreme, no? We have here the Knight of Swords, the Chariot. Extreme to, so kung magalit to, matindi. And yung person na to, pag kung ano yung gusto niya, doon siya nakafocus. So ngayon yung focus niya is mabalik ka sa kanya, no? Kahit sa anong paraan. And itong person na to ay mas strategy to, guys. Magaling sa plano. Magaling yung kanyang brain. Magaling siya, no? Gumawa ng paraan. Ma-ideya yung person na to, guys. Yun nga, with a magician. So, sana itong makuha yung anumang gusto niya. Sana itong mag-manifest ng mga gusto niya. Nakuha niya ngayon mga gusto niya, guys. So, kung kilala mo itong person na to, yun yung energy niya. Yun yung sumaring financially stable to, financially well off itong person na to. Kasi halos lahat ng gusto niya nakukuha niya eh. With a magician energy and the King of Pentacles. Maganda yung buhay nito person na to, guys. So, ayun lamang for Libra reading right now. Sa mga pagwan po dito sa aking channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button. At sa ganoon, ma-notified kayo sa mas sunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga naka-resonate sa reading na ito.